Araw to po mga kapatid. At ito po yung pinaka last kumbaga na ano na sermon na gagawin po nitong si Joshua, kasi katulad po ni Moses ay magpapaalam na rin po siya ano sa bayang Israel o sa bansang Israel. Ang pamamahalam ni Josue dito po sa chapter 23. So sabi po dito, marami ng taon ang lumipas buhat nang bigyan ni Yahweh ang bayang Israel ng kapayapaan. So makikita po natin all throughout doon po sa ano sa pagiging leader o sa paglilid po nitong si Josue ay meron pong kapayapaan. So from this ano, from this statement ng scripture itself, makikita po natin kung gaano po yung paglilid ano, kung gaano po ginampanan nitong si Josue yung kanyang pagiging leader. At kung i-define po natin yung sinasabi pong kapayapaan ay may ano diyan mga kapatid, 'di ba? Pag when we speak of peace sa perspective po natin sa kapanahunan po na ito, may mga pagkakasundo-sundo, maaring ano natin mabangkit po natin 'yon, 'di ba? May mga peace talks na ginagawa sa gobyerno, sa mga pamilya natin, 'di ba? May pagkakasundo-sundo. Pero as we read ito pong mga kwento po ng mga Israelita, hindi po diyan nawawala, 'di ba, yung mga shortcomings nila, hindi nawawala yung mga kasalanan po na ginagawa nila, hindi nawawala, 'di ba, yung disobedience na ginagawa po nila, 'di ba, sa kapanahunan po nila. Pero napakaganda lang na makita po natin na sa lahat ng mga naging problema po ng mga Israelita po na ito, nakita po natin na ginampanan po ng mabuti nitong si Josue yung kanyang tungkulin bilang kanilang leader. Kasi 'di ba dinescribe po ng scripture na sabi dito, marami ng taon yung lumipas buhat nang bigyan ni Yahweh ang bayang Israel ng kapayapaan. Hindi na sila ginambala ng mga kaaway na nasa palibot nila. Hindi na sila ginambala. Grabe lang, from this statement, makikita po natin yung katangian po ng Panginoon na direct sa kanila. Nakita natin yung katangian ng Panginoon na nag-protect po sa kanila. Nakita natin yung katangian po ng Panginoon na kahit doon po sa mga shortcomings na meron po sila, doon sa mga disobedience na meron po yung mga Israelita, naging tapat po yung Panginoon sa kanila. 'Di ba? Yung katapatan po ng Lord sa kanila, yung pagpo-protect po ni Yahweh sa kanila at yung pagbibigay po niya ng kapayapaan sa kanila, yung wala na silang wala nang taong, sabi dito yung description, 'di ba, na ginambala o ginagambala sila ng mga kaaway na nasa palibot nila. Grabe lang yung image na ibinigay ng Diyos na si Yahweh sa mga Israelita po na ito na kanya pong pinili. Na kahit doon po sa mga sa mga kaaway po na nasa palibot nila, wala na pong nangahas na na dumigma sa kanila, wala nang nangahas na napasukin sila doon po sa kanilang kinalalagyan. Wala na, nagkaroon po ng kapayapaan, sabi po dito. So what does it speaks about this God, 'di ba? Siya po yung nagbibigay talaga ng peace. Siya yung nagbibigay ng kapayapaan. No, makikita natin na kahit po sa mundong kinagagalawan po natin ngayon, na ang Diyos po yung totoong kapayapaan. Siya po yung tunay na, sabi nga 'di ba, na Prince of Peace. Siya lang talaga. Any attempt ng mga tao ng tungkol sa pag-uusap ng tungkol sa kapayapaan, kahit ano po yung gawin nila, kapag hindi po ito na i-submit sa Panginoon,
kapag hindi po nila inas ang Lord na siya pong mag-lead or siya po yung magbibigay ng kapayapaan, mag-fail lang talaga yung mga tao po na ito in seeking peace. Bakit natin ito nasasabi, mga kapatid? Kasi di ba nakikita natin sa mundo natin kinagagalawan ngayon na kahit po dito sa Israel, ilang peace talks na po yung kanila pong ginagawa, ilang peace talks na po yung kanila pong mga sinainan, mga inagrihan, di ba may mga agreement sila ng peace talks. Di ba, grabe po yung effort ng mga government leaders po natin in having this talk, di ba, ng patungkol po sa kapayapaan. Pero walang kapayapaan. Ang kapayapaan lang talaga natin ng mga mananampalataya ay nasa Panginoon. Na kahit nandito po tayo sa mundong magulo, sa mundong walang hindi tayo exempted sa lahat po ng mga bagay na pwedeng mangyari sa mundo na ito, kamatayan, sickness, 'di ba, yung mga injustices, meron po tayong kapayapaan, 'di ba, na nagmumula sa Panginoon. At ipinakita po niya dito sa mga Israelita na siya po yung nagbigay ng kapayapaan. It's all about him. It is all about God. Siya lahat yung gumawa. Wala nang iba. Ang Bible po talaga ay makikita po natin na this is all about this God working with this kind of people na binabasa po natin, nakikita po natin. Kaya napakaganda po yung lagi pong nagbabasa, 'di ba, at nag-aaral sa kanya pong mga salita. At sabi dito, at matanda na si Josue. Hindi lang sinabi doon na matanda na itong si Josue. Talagang binigyan din na talagang matandang-matanda na. Anong makikita po natin dito, mga kapatid, na si Yahweh pa rin yung nag-ingat dito po kay Josue. Siya yung nagbigay ng age, siya yung nagbigay ng old age dito po kay Josue. Siya yung nag-ingat sa tao po na ito. Siya yung talagang nagbigay ng lahat ng kanyang provision. Ang katandaan is really a blessing. No, kapag tayo po ay kapag tayo po ay sa mga darating po na panahon ay iingatan po natin ang ating mga sarili against sa lahat ng mga sa lahat ng mga nakakasakit, 'di ba? Alam mo 'yon. Ingatan din po natin, 'di ba, yung atin pong mga sarili, pero ang Diyos po yung nagbibigay, 'di ba, ng katandaan. It is really a gift, it is really a blessing. May mga matatanda na sinasabi nila, mas pikli. Pero kapag kapag may mga sakit at karamdaman po sila, takbo sila kaagad, 'di ba, sa mga doctors because they wanted to be healed. Gusto nilang mapabuti po yung kanila pong kalagayan. No? May mga instances na gano'n na talagang you are already fulfilled. Si David, ilang taon lang po siya, hindi siya umabot ng 100, pero binanggit po do sa atin ng scripture na kahit doon po sa ganong klase po ng edad na 70 plus ay fully fulfilled po, 'di ba, yung kanyang buhay sapagkat naglingkod po siya sa Panginoon. So yung katandaan is a blessing. At itong si Josue, makikita natin, ano pa nga hanapin mo sa leader? May kapayapaan. Yung mga kaaway mo ay hindi na sila gumambala, 'di ba, sa inyo, namuhay kayo ng mapayapa sa sarili ninyong mga lupain na ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh. Inabot ka na ng iyong katandaan. At bilang isang matanda, makikita po natin na marami po siyang mga gagawin pa, nakatulad ng kanyang mentor na si Moses, na hindi po hadlang yung kanyang edad, yung kanyang katandaan sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa Diyos. Kasi walang retirement sa paglilingkod sa Panginoon. Nakakahiya lang tayo, lakas-lakas natin minsan, pero ang dami po nating idinadahilan, 'di ba, sa Panginoon. Sabi dito, kaya tinipon niya ang buong Israel. Matanda na yung description, pero nandyan pa rin siya na gumagawa sa tungkulin na ipinagkatiwala po sa kanya ng Diyos. Anong ginawa niya? Tinipon niya ang buong Israel. Sino yung mga ito? Ang matatanda, ang mga pinuno ng mga angkan, mga hukom, at mga tagapangasiwa sa bayan. No? Bakit niya tinipon yung mga tao po na ito? Bakit niya tinipon yung buong Israel? Meron po siyang sasabihin, kapatid. Napaka ganda lang na doon po sa mga, ang sarap lang sigurong makinig,
sa mga tao na talagang nagpagal ng kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon during their yung kanilang departure na ay may bahagi po nila yung kanila pong mga sikreto, no, kung paano po sila lumakad sa kanila pong buhay, no, sa kanilang obedience, sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Sinabi niya, ako'y matanda na. Alam niya, 'di ba? Alam niya na siya'y matanda na. So maaring may kapaguran na rin siya kasi at the age of yung mga 40 plus, 'di ba? Madali na lang mapagod, medyo humina na yung ating pagkilos. Ito ang description sa kanya, matanda na siya. No, matanda na siya. At hindi po sila exempted sa mga sicknesses, 'di ba? Hindi sila exempted sa mga yung NCOAC, 'di ba, mga ganon, lalo na sa mga matatanda, yung wala silang mga lakas, yung madaling mapagod. Hindi sila exempted, mga tao din po ito na katulad po natin ngayon, no? Mga tao din po ito na katulad po natin ngayon, napapagod, nagkakasakit, 'di ba? Nagugutom, 'di ba, nagtatrabaho, katulad din po natin sila, no? Pero nakakatuwa na sapagkat sabi po dito, no, ako'y matanda na, sabi ni Josue, nasaksihan ninyo ang ginawa ni Yahweh sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo. So as a person, as a leader of this nation, makikita po natin na, 'di ba, maayos yung kanyang naging buhay sa kanilang pananatili dito po sa Promised Land. At wala naman sigurong leader na nanaisin po niya na mapariwara o mapasama yung mga iiwanan niya. Kaya nga sa mga deathbed, 'di ba, ng mga tao pong mga nagpapaalam, especially kahit doon po sa mga matatanda na, lagi po silang nagbibitaw, 'di ba, ng blessing na kapag pupunta ka, kakausapin nila yung mga tao po na bumibisita po sa kanila, 'di ba, nire-remind po sila, 'di ba, na patawarin mo na yung si ganito, 'di ba? Unawain mo na lang si ganito, makipagkasundo ka na lang kay ganito, 'di ba? Yung mga ganon, yung mga lalo na yung mga may sakit kasi nare-realize po nila, 'di ba, na alam mo 'yon, ang nais din po nila ay magkaroon po ng magandang stand, 'di ba? Magandang sitwasyon yung mga tao po na kanila pong iiwanan. At itong si Josue, ibabalik niya ulit yung mga bagong generations po na ito na nakapasok ng Promised Land sa kung ano yung dapat po nilang gawin. Ano yung dapat po nilang isabuhay, no? Sabi niya, nasaksihan ninyo ang ginawa ni Yahweh sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo. Kayo na nakarating dito sa Promised Land, sinasabi po ni Josue sa mga tao po na ito, alam nyo kung ano yung nangyari. Kasama kayo sa pagpasok dito sa Promised Land. Pagpasok natin dito sa Promised Land, alam ninyo na maraming nakatira sa lupaing ito. Alam ninyo kung ano yung mga pinagdaanan natin. Tayo na nag-aral nito, alam natin, 'di ba, na may mga pakikipagdigma po silang ginawa. May isang bayan na maliit lang 'yon pero hindi nila natalo dahil po doon po sa kasalanan nitong si Achan. 'Di ba, nakita po natin 'yon na in-underestimate po nila yung ay, 'di ba? Pero makita po natin na nung sinorender po, no, tinanggal po nila si Achan na nagdisobey sa Panginoon. Sinabi ng Lord na sige, puntahan na ninyo, may command ang God, 'di ba, na digmain na yung lugar na ito at nagkaroon po sila ng tagumpay. Nasaksihan niyo lahat 'yon. Nasaksihan niyo yung Jericho, kung ano yung ginawa ni Yahweh at marami pang iba, no? Marami pang iba na ginawa ng Lord. Kung evidences lang yung kailangan nyo, sabi niya, nakita nyo lahat yun, eh. Eyewitnesses kayo sa lahat ng nangyari.
eyewitnesses kayo sa ating pagpasok dito sa Promised Land. Maging doon sa ano, maging doon sa pagbabahabahagi ng mga lupain, nakita ninyo 'yon. Na-witness ninyo 'yon. Lahat, sabi dito, lahat nakita ninyo yung ginawa ni Yahweh sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo. Grabing ano ha, grabing character po ng Lord yon. Isa lang sa makita po natin all throughout the scriptures, mga kapatid, na napakatindi lang talaga na character po ng Diyos is yung kanyang pagiging faithful. Napaka-faithful niya. Na nangako siya sa mga kanununuhan po ng mga Israelita at ngayon tinupad niya. Di ba? At kung titignan natin, di ba? Kung tatanungin natin, ano ba yung dahilan kung bakit masasabi nila at maging sa atin sa kapanahunan po na ito na napaka-faithful po ng Diyos na ito. No, makikita natin 'yan, mababasa po natin 'yan as we go on ano dito po sa chapter 24, no. Sabi dito, dahil sa inyo si Yahweh na inyong Diyos ang nakipaglaban sa inyong mga kaaway, hindi kayo. Hindi dahil magaling yung strategy ko as a leader kaya tayo nanalo. Hindi dahil malalakas tayo. Hindi dahil sa kung anumang bagay, hindi dahil sa ating mga weapons, hindi dahil sa ating mga ginawa, 'di ba? Yung katagumpayan ng lahat ng ating ginawa kundi kay Yahweh. Siya lang lag, siya yung nakipaglaban, hindi tayo. Siya yung nanguna. Siya yung talagang nag-hold sa lahat ng bagay. Siya 'yon. Grabe lang sa isang leader na sabihin niya, 'di ba? Yung mga ganitong mga bagay. Most ng mga leaders, maging sa kapanahunan po natin ngayon, they take credit to themselves. 'Di ba? They take credit to themselves, 'no? Yung mga term na nakakilala yan dahil sa akin, tumanggap yan sa Lord dahil sa akin. Di ba? May mga ganun, no? Na kung hindi dahil sa akin, walang buhay yan eh. Kung hindi dahil sa akin, yung church ko, di ba? Ako yung, minsan yung mga ano, mga barangay officials, sa mga interviews po nila, natatawa ako kasi sabihin nila, yung tanod ko, di ba? Yung tanod ko, inutusan ko. Yung ano ko, yung secretary ko, inutusan ko, inari na nila yung mga tao. Inari na nila bilang kanila. Di ba yung mga tao? Pwede naman sana nilang sabihin na yung tanod ng ating barangay. Di ba? Yung tanod na itinayo para maglingkod sa atin. Pero hindi inari na nung kapitan. Kahit sa mga mayor, sabi niya, yung pulis ko, yung kagawad ko, di ba, yung counselor ko, in everything. Pero sa mga lingkod po ng Panginoon, mga kapatid, nakakatuwa na ang lahat ng credit ay ikinikredit po nila sa Panginoon. Kahit naman sa atin, whatever nakikita po sa atin, dapat ang credit laging bumabalik, di ba, sa Panginoon. Huwag kang thank you ng thank you, ibalik natin, di ba, sa Panginoon. Siya kasi yun ni, eh. Siya yung lahat, di ba? Siya yung nakipaglaban, siya yung nagbigay ng lahat ng kung anong meron tayo. Wala tayong pag-aari. Kahit sa vivid na pagtingin, di ba? Wala talaga tayong pag-aari kasi lahat tayo ay pinanganak. Walang wala lang talaga, ni damit wala tayo. Diba? Ni salita, wala tayo. Ang meron lang tayo, yung ating pag-iyak. Diba? Na talagang papaiyakin ka pa ng doktor para makita na ikaw ay buhay. Wala lang talaga tayo. Kapag nakita po natin yon, ikikredit po natin lagi na anuman ang meron po tayo ay galing sa Panginoon. No? So sabi dito, kaya makinig kayo, sabi niya. Makinig kayo. Lahat ay si Yahweh ang gumawa, hindi tayo. Alam mo, mababantayan mo lang talaga yung buhay mo kapag ganito po yung inilalagay po natin, 'di ba, sa atin pong mga sarili. Nagkaroon ka niyan, si Yahweh 'yon. Si Yahweh yung nanguna diyan, si Yahweh talaga yung nag-lead diyan, si Yahweh yung nagkaloob sa iyo ng lahat ng meron ka. Diba? Nang lahat ng meron tayo. Makinig kayo, sabi dito, ibinibigay ko sa inyong lahat
bilang bahagi ng inyong mga lipi ang buong lupaing nasa pagitan ng Ilog Jordan sa gawing silangan at ng dagat Mediteranyo sa kanluran, ang lupain ng mga bansang nasakop ko na, gayon din ang mga lupaing hindi pa nasa sakop. Sa isang leader na katulad po nitong si Josue, na lagi pong sumusunod sa Panginoon, na lagi pong mayroong tagumpay, 'di ba, sa buhay niya kahit sa lahat ng kanya pong paggawa. Sino ang nasa tamang kaisipan ang magsasabi, 'di ba, na it's a waste of time serving God? Na sino yung nasa tamang kaisipan ang magsasabi na it's a waste of time obeying God? Kasi kung titignan po natin sa kanila pong obedience, sa kanilang obedience, nandun yung victory eh. Kahit naman sa atin mga kapatid, 'di ba? Lahat naman tayo nag-backslide na sa mga nakaraan ng buhay po natin. 'Di ba? Masasabi lang din talaga natin na during those moments ng yung pag-backslide sa Panginoon, napabuti ba yung buhay mo? Nakikita mo ba yung difference noon? 'Di ba? Nakikita po ba natin yung difference? At nakikita din po ba natin yung difference ngayon na tayo po ay nagtitiwala at nag-obey, 'di ba, sa Panginoon, no? Napaka-faithful po ng God. Dahil sa kahit sa kapanuhunan po, no, na walang-wala po sila, hindi po sila iniwan, 'di ba, ng Diyos, bagkos sa iningatan po sila ng Panginoon. Binigyan po sila ng kapangyarihan, no? Ang Lord po yung nagsabi po sa kanila na ito sakupin ninyo, pagkaari na ninyo yung lahat ng mga 'yan. It needs na kailangan po nilang sumunod, 'di ba? It needs obedience sa pagtupad po, no, ng mga tungkulin po na ito sa kanila, ano, ng para po ano sa kanila, no. Lahat ng inuutos po ng Diyos ay para po sa kabutihan po nila, no. Si Yahweh, sabi dito, so laging si Yahweh yung tema ng isang lingkod ng Diyos na sumusunod po sa Panginoon. Si Yahweh lagi. 'Di ba? Pansinin mo yung lahat ng mga usapan ng mga tunay na sumusunod po sa Panginoon, laging ang Lord, 'di ba, yung naitataas. Si Yahweh na inyong Diyos, sabi niya, ang siyang magpapalaya sa mga bansang iyon pagdating ninyo roon. Sila'y palalayasin niya sa kanilang mga lupain upang kayo ang manirahan doon, gaya ng ipinangako sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Ito, pag ang nangako ang Lord, 'di ba? Pag nangako ang Lord, alam natin na kanya po itong tinutupad. Paano natin nalaman 'yon? Ang ebidensya nandito po lahat sa scriptures. Nabasa po natin from cover to cover of the scriptures, kahit kailan hindi sumira ang Diyos sa kanyang pangako. Wala, no? Wala tayong mababasa na gano'n na sinira niya yung kanyang pangako. Ang tao nasisira po yung kanyang pangako, lalong-lalo na sa mga circumstances na hindi na favor sa kanya. Pero ang Diyos, hindi. Na kahit doon po sa panahon ng kanila pong disobedience, hindi po nag-iba yung kanyang covenant, hindi nag-iba yung kanyang pangako. Sabi dito, kung hindi nag-iiba ang Diyos sa kanyang pangako, kung tapat ang Diyos sa kanyang pangako, ano ngayon yung magiging response natin? Ano ngayon yung magiging response ninyo? Sabi dito, verse 6, magpakatatag kayo at sundin ninyo ang lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses. Sundin ninyo lahat. Magpakatatag kayo. Kahit may mga sitwasyon na, sa tingin ninyo ay hindi favor sa inyo, hindi favorable sa inyo, sumunod lang kayo sa Panginoon. Kasi tapat ang Diyos. 'Di ba, may mga ganong sitwasyon, no? Makikita natin sa 24 kasi ang ganda-ganda eh ng pamamaalam po nitong si Moses. Sabi dito, huwag kayong lilihis sa anumang ipinag-uutos nito. Huwag kayong lilihis kasi kung lilihis kayo, mapapasama yung inyong paglakad, mapapasama yung inyong buhay. Nakita niyo yun sa kwento ng nakaraan, lahat ng mga lumihis, lahat ng hindi nag-obey sa Panginoon, hindi sila nakarating sa land
Diba? Nagkadamatayan sila sa disyerto, no? Nakita natin na lahat ng mga lumihis, lahat ng mga hindi sumunod sa Panginoon, may mga kinain ng lupa, nagkadamatayan ng dahil po sa kanilang disobedience, ano, sa Panginoon. Kaya iniulit po ito nitong si Joshua. Alam natin na itong si Josue ay mamamaalam na rin po, no? At katulad po nitong si Moses ay marami po siyang mga sinasabi, 'di ba, dito po sa mga maiiwan po niya, no? Sabi niya, huwag kayong lilihis sa anumang ipinag-uutos nito. Huwag, puro huwag ito. Huwag kayong makikisalamuha sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo, no? Huwag kayong makikisalamuha. Kasi pag nakisalamuha kayo, sabing ganon, makokontaminate kayo sa lahat ng kanilang ginagawa. Makokontaminate kayo sa mga pagsamba na kanilang gagawin. Makikita ninyo yung kanilang mga gagawin, no? Makikita nyo yung mga buhay po nila. Makikita ninyo kung ano yung nagpapasaya sa kanila. Eh, sabi nga, di ba? Ganyan din naman sa atin, no? Nagta-try tayo sa mga bagay-bagay, doon po na napapariwara, 'di ba, yung atin pong mga buhay. Kaya mas maganda na huwag ka na lang makisalamuha. Huwag mo na lang i-try, 'di ba, na makisalamuha sa mga taong walang pagmamahal at walang pagkakilala, 'di ba, sa Diyos, no? Walang pagmamahal, ano, sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Huwag kayong mananalangin sa kanilang mga diyos-diyosan. Dito na pasama si Solomon, di ba? Wala namang masama, uupo lang naman ako doon. Wala namang masama, pupunta lang naman ako doon, a-attend lang naman ako doon. Pero doon siya, ginudge, di ba, ng Panginoon. Kasi yung presence mo will speak, di ba, ng iyong toleration doon sa ginagawa nila. 'Di ba? Ka doon sa mga nagluluhod-luhod, 'di ba, sa mga ribulto, tapos nandun ka. 'Di ba? Wala kang ginagawa, kahit naman hindi ka lumuluhod, pero yung presence mo nagpapakita at nagii-speak sa kanila that you agree to what they are doing. No, ganon katindi 'yon, no. Sabi dito, huwag kayong mananalangin sa kanilang mga diyos-diyosan, huwag kayong manunumpa sa pangalan ng mga ito, at huwag din kayong sasamba o maglilingkod sa kanila, no. Wag, no. Pinagpapauna po ni Joshua, ano, sa kanila, na huwag po nila itong gagawin, yung pagsamba. Sa atin, naiintindihan natin yun, mga kapatid, di ba, na yung pagsamba ay yung pagbibigay mo ng mas higit na, ano, na priority kaysa sa Diyos, di ba, na yung pinaglilingkuran. Kung sino yung mas, ano mo, binibigyan mo ng priority, yun yung ayong sinasamba. No? Kaya kung ang Diyos yung priority mo, si God lang, di ba, yung iyong sinasamba. Sa halip, sabi dito, anong gagawin? Pagkatapos ng mga huwag, no, ito naman, sa halip ay manatili kayong tapat kay Yahweh. Inulit na naman po niya yung katapatan kay Yahweh na inyong Diyos, gaya ng ginagawa ninyo hanggang ngayon. Magpatuloy kayo, no? Magpatuloy kayo sa inyong katapatan sa Diyos kahit anong mangyari. Magpatuloy kayo sa inyong katapatan sa Diyos. Dahil diyan, pinalayas niya ang maraming malalaki at makapangyarihang bansa pagdating ninyo, at wala pang nakakatalo sa inyo hanggang ngayon, no? Si Yahweh na naman 'yon. Si Yahweh lang talaga yung bida, no, sa lahat ng kwento na nababasa po natin sa banal na kasulatan. At maging sa buhay din po natin, kung nakikita po natin 'yan, laging si Yahweh po yung gumagawa. Laging si Yahweh po yung nagda-direct, 'di ba, ng buhay natin. May mga disobedience tayo na ginagawa, 'di ba? May mga hindi tayo pagsunod na ginagawa po sa Panginoon. Pero nakakatuwa lang na makita po natin na si Yahweh ay hindi po siya tumatalikod, 'di ba, sa atin, no? Hindi niya kinu-close yung rain para sa atin, mga nagdi-disobey sa kanya sa kapanahon ng ating disobedience. Hindi niya sinasara yung araw para sa atin. Ang yung araw ay para sa mabuti at saka sa masama. 'Di ba, yung provision niya ay para sa, alam mo 'yon, yung
sa mga sumusunod at sa mga hindi sumusunod, 'di ba, sa kanya. Pag nakita mo 'yon, ma-amaze ka lang talaga sa character ng Diyos na ito na ating kinikilala, 'di ba? At pinaglilingkuran, binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat katulad ng sinabi ng New Testament upang makapagsisi. Makita nila yung kabutihan. Kaya gusto ko yung kanta, 'di ba, na yung your kindness leads me to repentance ni Carrie Job. Ang ganda-ganda ng message ng ano na yon, ng kanta na yon, na pag nakita mo yung kabutihan ng Diyos, yung pag-iingat ng Diyos, wala ka lang talagang ibang gagawin kung hindi manatili sa katapatan ng Diyos. Diba? Yung pagiging tapat ng Diyos ang magbibigay din sa atin, yung faithfulness ng Diyos ang magbibigay po sa atin. It will cost us to love Him more and to fear Him more. No, sabi dito, ang isa sa inyo ay kayang patakbuhin ang sanlibong ang isa sa inyo ay kayang patakbuhin ang sanlibong kaaway sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ang siyang nakikipaglaban para sa inyo. May assurance ano, na ibinibigay po itong si Joshua sa mga Israelita na ito no, na sa kanilang pagiging ano tapat sa Panginoon, hindi po sila ipapahiya ng Diyos. Hindi sila ipapahiya ng Diyos. Bagkus, bibigyan po sila ano, ng katagumpayan sa lahat ng kanilang gagawin. No? Tulad ng kanyang ipinangako. Laging pangako yun. Ano? Makikita natin na sa mga unang-unang mga chapters, di ba, ng kahit sa Genesis, makikita natin puro pangako yun. Tapos tinupad ng Lord, ngayon nandito na sila ulit sa Promised Land. Pero nung nandito na sila sa Promised Land, lagi pa rin tinuturo sa kanila na huwag silang lalayo sa Panginoon bagkus manatili sila sa pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Naiingatan sila sa lahat ng panahon. Iingatan sila dito sa lugar na ito, pagpapalain sila. Diba? Bibigyan sila ng buhay na masagana, buhay na may katahimikan, diba? Buhay na may kapayapaan. Kung gusto ninyong magkaroon ng ganitong buhay, sinasabi po ni Josue, manatili kayo sa Diyos sapagkat tapat siya sa kanyang pangako. No? Kaya, palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. No? Kapag tinalikuran ninyo siya at nakipagkaibigan kayo sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo, kapag nag-asawa kayo o nakasalamuha sa kanila, tandaan ninyo ito, hindi na palalayasin ni Yahweh ang mga bansang ito. Sa halip, sila'y magiging parang bitag para sa inyo, malupit na latigo sa inyong gulugod, tinik na tutusok sa inyong mga mata hanggang sa maubos ang lahi ninyo sa lupaing ito na ibinigay sa inyo ni Yahweh. So may warning na ibinigay po sa kanila itong si Josue. Sinunod ba nila ito? Sinunod ba nila yung mga warnings na ibinigay sa kanila ni Josue? Makikita po natin yan sa susunod na mga books na pag-aaralan po natin, especially sa book ng Judges, kung ano po ang nangyari sa mga Israelita. No? After ng departure nitong si Josue. Tandaan ninyo, sabi dito, kung hindi ninyo tatanggalin, kahit naman sa buhay po natin ngayon, kung hindi natin tatanggalin yung mga tao na connected sa buhay po natin, no, na siyang nagiging dahilan ng ating pag-disobey po sa Panginoon, hindi lang talaga tayo makakalayo. No? Wala, hindi lang talaga tayo makakalayo. No? Hindi lang talaga, no? Mahihirapan tayo, no? Sa atin pong paglakad, no? Kapag lagi po tayong lagi nating dala-dala, 'di ba, yung mga tao po na ito na wala namang pagmamahal ano sa Panginoon. You will just get a false convert for the Lord kapag ginamit mo yung iyong makataong pamamaraan. May maraming ganyan na ginagawa eh. Eh, kaibigan ko siya eh, kaya siya pumupunta, kaya talagang pinapangaralan ko siya, di ba, ng patungkol sa Diyos. So, okay po yun. Pero kapag ang tao po na ito, di ba, eh, hindi niya mismo isusuko yung kanyang buhay, magiging tinik yan, di ba, sa yung paglakad, ano, sa buhay Kristiyano mo, ano, dito sa mundo. Malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito, sabi nitong si Josue.
Alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. No? Ang tanda-tanda ko na, sabi nitong si Josue, pero wala pa akong nakita na ipinangako ng Diyos na hindi niya tinupad. No? Na hindi niya tinupad. Ang tinutupad ng Diyos, mga kapatid, diba, ay yung mga ipinangako niya na makukuha ng mga tao po na ito sa kanila pong obedience sa Lord. Sa pag-obey po nila sa Panginoon, makukuha po nila yung mga bagay na ipinangako po sa kanila ng Diyos. Kaya ganun pala yung dapat maging mindset din ng bawat isa po sa atin na sa ating pagsunod sa Panginoon, nandun po yung katuparan ng kanyang mga ipinangako, 'di ba, sa atin. Nandun yung katuparan, yung minsan kasi ano, 'di ba, ginagamit po ito ng kaaway yung mga false na ano, kung kapayapaan ang gusto mo, may mga false peace, 'di ba, na nangyayari, no? Yung sinasabi ko nga, may mga false converts na nakakasalamuha po natin, no? Maari sa buhay po natin. May mga ganung mga instances. Pero sa ating patuloy na pag-obey po sa Panginoon, makikita po natin ang katuparan ng kanyang mga ipinangako. Di ba? Yung pagbibigay po niya ng katuparan ano, sa kanyang mga ipinangako. 15 and 16:23. Ngunit tulad ng lahat ng magagandang bagay na ipinangako sa inyo, ay tinupad ni Yahweh. Maaari rin niyang gawin sa inyo ang lahat ng mga masasamang bagay hanggang sa kayo'y malipol sa masaganang lupain ito na ibinigay ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong makampante na kahit pinili kayo ng Diyos, sabi nitong si Josue, kapag nag-disobey kayo sa kanya, magagawa rin niya kayong ang term dito, lipulin. Magagawa niya 'yon. Pinalayas nga niya yung lahat ng mga nations na nandito sa lupaing ito. So bakit magmamalaki? 'Di ba, ang isang Israelita na dahil sa siya pinili ng Diyos, eh hindi na siya kayang lipulin ng Diyos, no? Hindi po ganoon. Kahit po sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, hindi porket nakakilala ka na sa Panginoon, 'di ba, eh magiging passes mo na yung grace ng Lord to make sin. Hindi. Yung grace ng God ay magiging passes po natin ito to trust Him more, di ba? And to love Him more. Kasi tapat nga siya eh. Sino yung tapat na tao na gagawan mo ng masama? Ang tapat-tapat nga niya. Di ba? May mga ganyan. May mga ganyan. Ang bait, bait na tao kaya inaabuso. May mga tapat na tao na talagang inaabuso. Di ba? Sinasagad yung tao po na ito, 'di ba? Sinasagad yung kanyang kabaitan, sinasagad yung kanyang pagiging mabuti, 'di ba? May mga ganon na instances. At ganyan din naman yung ginagawa ng tao sa Diyos. Sinasagad po ng Diyos, sinasagad ng tao yung grasya po ng Panginoon, no? Pero makikita po natin, ang Lord kahit kailan hindi siya nagbago sa kanyang covenant sa tao. Kapag nag-obey ka, 'di ba, merong pagpapala, at kapag nag-disobey ka, merong pagpaparusa. 'Di ba? Nagagawin po 'yung Diyos, no? 'Yun lamang po, no, 'yung talagang makikita po natin, 'di ba, na mangyayari sa atin pong pagsunod sa Panginoon. Kasi ganyan ang ginawa niya sa scripture. Hindi ibig sabihin noon na hindi na niya kayang gawin sa kapanahunan po natin. Lalo pa nga dapat tayong maging grateful sa Panginoon na ito, kasi siya po yung pumili sa atin. No? Bilang mga hentil, isang karangalan po ang piliin ng Diyos na ito. Di ba, na isama po niya sa mga tao na kanya pong unang mga pinili, no? Sabi dito, kapag hindi kayo tumupad sa kasundong ibinigay niya sa inyo at kayo'y sumamba at naglingkod sa mga diyos-diyosan, paparusahan niya kayo. Makikita natin 'yan sa book ng mga hukom, sa book ng mga judges, kung ano po yung mga nangyari sa mga tao po na ito. Kasi hindi sila nagpatuloy, mga kapatid, eh. Diba? Ang dami po nilang ginawang mga pagsalansang sa Panginoon, no? So sabi dito sa chapter 24, matapos sabihin po ni Josue yung ganito pong mga
bagay. Sabi niya, tinipon ni Josue sa Shechem ang lahat ng lipi ng Israel. Sa Shechem, no? Sa Shechem, bakit sa Shechem, no? Nandito ba yung tabernacle? Di ba wala naman, wala dito eh, sa Shechem. Pero bakit sa Shechem mas pinili nitong si Josue na tipunin yung mga Israelita, tipunin yung lipi ng Israel, no? At kung titignan natin mga kapatid, di ba? Babalik tayo, no? Bakit Shechem? Ano ba yung meron dito, no? Sa Nablus. Sa modern, ito po yung modern Nablus, no? Bakit sa Shechem? Kasi kung titignan natin, di ba, yung kwento po ng nakaraan itong si Abraham, una po siyang tinawag ng Diyos sa lugar po na 'yan at nag-build po siya ng altar sa lugar na iyan, no? Dito po sa Shechem. At dito naman po sa ano, sa mga naging descendant po nitong si Abraham, sa katauhan po nitong si Jacob, makikita po natin na ano, 'di ba? May instances, no, na nandiyan din po si Jacob sa lugar po na iyan. Tapos diyan po ipinabaon ni Yahweh yung mga idols, no, na meron po sa camp nitong si Jacob. So it's a good, alam lahat ito ni Josue, no. He has this all in his mind na dito unang tinawag ng Diyos si Abraham, at dito rin po ibinary, no, dito ibinary nitong si Jacob yung kanyang mga idol. So this is a good illustration ng gusto po niyang makita, memorial, ano, ng dito po sa mga Israelita, na ang Lord, 'di ba, nag-i-speak po, no, yung lugar po na ito sa mga Israelita, na alam nila mismo sa kanila pong mga sarili na yung mga idols ay hindi po makakabuti, 'di ba, sa kanila, no. Your internet connection is unstable. Hindi makakabuti sa mga idols, kaya nga ipinibury, 'di ba, ng Diyos dito po kay Jacob yung lahat po ng mga idols na yun. Kasi ano yun? Powerless. Powerless ang lahat ng idols. Powerless. Wala silang kayang gawin, no? Powerless, no? Yung pagtawag ng Diyos dito po kay Abraham at yung pagbebury po ng mga idols, no, ng mga Israelita, it will really speaks to this Israelite na huwag magtiwala sa mga idols bagkus sa Diyos na tumawag kay Abraham. No? So, titingnan natin. Sabi dito, pinapunta niya roon ang matatandang namumuno, mga tagapangasiwa, ang mga hukom at ang mga official ng Israel, at sila'y humarap sa Diyos. Sinabi niya, ito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ito ang pinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sabi niya, nagkwento siya, noong una, ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Terah, na ama ni Abraham at ni Nahor. Anong ginagawa ng inyong mga ninuno noon? Nung sila ay nakatira, no, sa kabila ng ilog Euphrates, sabi nitong si Josue, sumamba sila sa mga diyos-diyosan. Ang sinasa, itong mga kanununuan ninyo ay hindi naman sumamba sa Diyos. Ang sinamba ng mga kanununuan ninyo ay ang mga diyos-diyosan. Ang mga diyos-diyosan. So kung titignan natin mga kapatid, yung binabanggit ko po dito, yung pagiging faithful ng God ay nakikita sa pamamagitan po ng kanyang pagtawag dito po kay Abraham. Na kahit sa kapanahunan po, no, na sila'y mga idolaters, yung alam mo yon, hindi sila sumasamba po sa totoong Diyos, pero nanatili po yung katapatan po ng Diyos sa mga tao na ito sa pamamagitan ng kanyang pag-iingat sa kanila hanggang sa tinawag po niya si Abraham. At kung titignan natin din sa buhay natin, di ba, mga idolaters din naman tayo sa mga nakaraan, no? Maaring hindi kayo sumasamba sa mga diyos-diyosan, pero hindi naman talaga kayo naglilingkod sa tunay na Diyos. Pero yung katapatan niya na talagang itinawid kanya, 'di ba? Magpasa hanggang ngayon,
na kahit hindi mo siya kinilala sa mga nakaraan, pero talagang iningatan ka niya hanggang sa makita mo yung kanyang kabutihan, ay napakalaking biyaya po nun, di ba, para po sa atin. Sila, sabi niya, itong mga kanununuhan ninyo, si Abraham, si Nahor, alam mo kung sino yung kanyang, sino yung kanilang sinasamba, mga Diyos-Diyosan. Pero, verse 3, tinawag ko si Abraham, sabi niya, buhat sa lupain iyon, at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng Kanaan. Tinawag ko siya. So from 75 ba si Abraham nang tinawag siya ng Diyos? So all his life from his childhood until the age ng 70 plus, walang ibang ginawa itong si Abraham kung hindi sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero kinahabagan po siya ng Panginoon. Tinawag po siya ng Diyos. Maaring doon sa doon sa pagsamba ni Abraham sa mga Diyos-Diyosan, maaring talagang yung puso po niya ay talagang makilala niya yung Diyos na ito. Kaya yung totoong Diyos, kaya tinugon po siya, tinawag po siya, 'di ba, ng Diyos, no? Hindi lang 'yon, hindi lang niya tinawag itong si Abraham, pinatnubayan niya sa lupain ng Kanaan. Nangako ang Diyos kay Abraham, umalis ka diyan, 'di ba? Bibigyan kita ng lupain. Ipapakita ko sa iyo, 'di ba, yung kadakilaan ng aking kapangyarihan, no? Sumunod si Abraham, 'di ba, dito po sa Diyos na ito. Pinatnubayan siya, no, sa buong lupain ng Kanaan. Ano pa yung mga ginawa niya? Ano pa yung ginawa ng Diyos dito po kay Abraham? Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya. Alam mo, puro ito mga pangako, mga kapatid. Pero nakakatuwa po dito po kay Abraham, sumunod siya sa Diyos na ito, na wala siyang ibang basihan maliban sa pangako ng Diyos. Hindi niya nakuha all his life, hindi niya nakuha eh. Ang nakuha lang niya, 'di ba, ay itong pagkakaroon po niya ng anak. Sabi niya, ibinigay ko, ito lagi nating titignan dito sa chapter 24 yung ko. 'Di ba? Lagi ay, 'di ba, ang Diyos lahat niyang gumawa. Ibinigay ko sa kanya si Isaac. Ibinigay ko sa kanya si Isaac. At alam natin yung kwento, 'di ba, na sa kanilang katandaan, paano naman magiging katanggap-tanggap ang tanda-tandanan nila. Kung titignan nila yung kanilang mga katawan, hindi na talaga sila magkakaanak. Pero dahil nga sa Panginoon, di ba, nagkaroon po sila ng anak na si Isaac. Siya lahat yun. Siya, ang Diyos lahat yung gumawa ng bagay na iyon, no? So, inirremind po ulit nitong si Josue yung nakaraan ng mga Israelita na nandito, na nag-i-enjoy sa lupain na ipinangako sa kanila ng Diyos, 'di ba, sa kapanahunan na iyon. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya. Ibinigay ko sa kanya si Isaac, at kay Isaac ay ibinigay ko si Jacob at si Esau. No, ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Sir bilang bahagi niya. 'Di ba si Jacob yung magpapatuloy ng promise ng Lord. Pero nakakatuwa sapagkat itong si Esau na kanyang kapatid ay hindi rin pinabayaan ng Diyos dahil kay Abraham, no, na kanya pong pinangakuan dahil sa kanilang mga dahil sa pangako po niya, 'di ba, dito po kay Abraham. Ibinigay yung kaburulan ng Sir bilang bahagi niya, ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Dito ang 'di ba, makikita natin si Esau, nag-i-enjoy na siya sa sarili niyang lupain. Samantalang itong mga lahi nitong si Jacob, pumunta po sila ng Egypt, na kung saan yung nangyari sa kanila, naging alipin po sila ng matagal na panahon, no? Nandun yung mga weeping, nandun yung mga pagpatay sa kanila, nandun yung mga paghihirap sa kanila, di ba? Hindi naging pagkamatay po nitong si Jose, yung makita po natin yung mga agony, di ba, ng mga Israelita. Anong nangyari? 'Di ba? Anong nangyari sa pangako ng Diyos? No, sabi dito,
Isinugo ko si Moses at si Aaron, no? At sa pamamagitan ng mga salot ay pinahirapan ko ang mga Ehipsyo. Pagkatapos ay inilabas ko kayo roon. Inilabas ko siya sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sila sa dagat na pula. Hinabol sila ng mga Ehipsyong sakay ng mga karwahe at kabayo hanggang sa may dagat. At ang inyong mga ninuno'y humingi ng tulong sa akin. Humingi ng tulong sa akin. So makikita natin mga kapatid na yung pangako ng Diyos, He is faithful doon po sa kanyang salita. Ano? And we can trust it. Nangako siya ng isang lupain, dinala sila, no? Binigyan sila, binigyan itong si Abraham, binigyan itong si Jacob, 'di ba? Binigyan itong si Isaac ng kanila pong mga kani-kanila pong mga lahi. At nung sila po itong lahi po nitong si Jacob ay napunta no sa Egypt. Nakita natin, mga kapatid, 'di ba, na si Yahweh pa rin yung nag-deliver sa kanila mula po doon po sa bandage na nangyari po sa kanila, no? May mga bandages din po tayo, no, sa buhay po natin. Pero napakaganda na makita po natin na si Yahweh po yung deliverer. Na si Yahweh po yung deliverer. So yun po yung atin pong lesson, mga kapatid. At itatype ko na lang po yung atin pong question. Eremtog po sa bawat isa.